Naunawaan mo ba ang ibig sabihin ng iyong pagsabi sa kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan? Nauunawaan ko po ng buong puso, isip at diwa. Tinatanggap ko ang aking katungkulan sa kapatiran. Naniniwala po ako sa ating mithiin, kalayaan at katwiran. Isa kang babae. Ano ang pananaw mo sa iyong gampani? Gaya ng nasasaad sa kartilya ng katipunan, kaming mga babae hindi bagay na libangan. Kaming mga babae karamay sa hirap at ginhawa. Kaming mga babae handang maging ina, asawa, nag-aaruga, at handang manatili hanggang sa wakas. Tawagin ko ang ina. Hayop, nahirap na ako. Natatawagin ko ang ina, ha? Sige. Sige. Sige, isang malakas na ini. Napakagandang awitin. Si sinong mismo ang nagkomposo niyan? Talaga? Napakahusay mo palang gumawa ng awit, sinong? Maraming salamat. Alay ko lamang yan sa babae ng aking buhay, si Uselina. Siya ang aking inspirasyon. Isa siyang minumutyang dilag na taga-baliwag, ganun ba? Bilang babae, alam mo ba ang matinding hirap at pasakit sa haharapin mo dito? Babae ako, at nasa dugo ko ang katapangan ng aking lahi. Katauhan ko ang pandirigma. Handa akong lumaban at ialay ang aking buhay para sa ating inang bayan. Handa ka bang itakwil ang lahat ng iyong hangad na makasarili at ialay ang iyong bayan sa pag-ibig sa kapwa, sa katwiran at sa bayan? Opo. Kung ganon, handa ka bang manumpa? Opo. Siguro napakaganda niyang babae. Maganda. Mabait, matalino, at may tapang ng loob. Lahat ng katangian sa babae ay angkin yung Selena. Nakakaingit naman si Selena. Kailan kaya may mag-aalay sa akin ng awitin na gano'n? Sa palagay mo, Eduardo, meron kaya magkakamaling gumawa ng isang awitin para sa akin? Tigilan niyo nga yan. Eduardo! Tawagin mo ang impo mo upang nahihirapan ang nanay mo. Upo, sige ma. Na! Talastasin ninyo, mga pili kong kababayan, na ang nilalandas ng katipunang ito ay isang daan tungo sa pagkakaisa, pagtitinginan, at pagdadamayan na hindi magmamaliw hanggang sa libingan. Iwawaksi natin ang masasamang asal, ang masasamang loob, lalo't higit ang kayabangan. Malipasa
ang tinutungo natin ay isang wagas at dalisay na kailinisan magpakailanman. Kababaan ng loob at pamumuhunan ng buhay sa pagtatanggol sa bandila sa tumatangis nating relihiyon at sariling bayan. Hindi namin nakalaing ikaw ay lalagda sa pamamagitan ng sarili mong dugo. Bakit? Mga lalaki lang bang may kayang gumawa nito? Ikaw po nga, ano? Sino po pagigay na lang? Sige na! Ito po nga, Lisa! Dali mo na muna sa kabilang kwarto. Lalabas na itong isa. Sige na, sige na, tanong mo. Sige, bakit naman palakas ka mo? Wala akong simpo. Nasa Hindi yata kinakailangan ang mga kababaihan na lumagda sa pamamagitan ng kanilang hindugo, hindi ba? Ba, ibahin niyo ang aking kabiyak! Ba, kaya niyang pantayan kundi man higitan lahat ng ginagawa nating mga lalaki. Alam niyo ba, nung dalaga pa yan si Trining, may nanligaw sa kanyang alferes. At nang hindi niya sinagot yung alferes, ayun, pinahuli siya sa mga Guardia Civil. At pagkatapos, hinamon niya ng iskrimahan ang bawat Guardia Civil na pumasok sa kanilang bakuran. Halos maglitan nga ng leg yung isang Guardia Civil. At ang balita ko, tumatakbo lang nang walang pantalon yung isang Guardia Civil. Naku, itigil mo na nga yung kwentong kutsero, Julian. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Oh, bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, ah. Sumusumpa ako sa harap ng bandila ng ating kapatiran. Bakit masama bang magsabi ng katotohanan? Aba, kung ganun eh, nadagdagan na pala ang kasapi sa ating kapatiran na katangi-tangi at magiting na anak ng bayan! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Kasama mo yan, Pedro, Ronaldo. Tayo muna sa taas at ipagpatuloy natin ang ating pulong. May iwan muna na namin kayo, mga kapatid. Itala muna natin. Ay, dito muna natin. Pinagkakakuri at kinagagalak ng kawanihan ng mga kababaihan ng Katipunan ang pagkakaroon natin ng bagong kasapi sa katauhan ng kapatid nating si Trinidad Texon. Siya ay tubong San Miguel, Bulacan. At may bahay ni Julian Alcantara, isa ring mabuting kasapi ng kapatiran. Maraming salamat, Josefa. Namulat ako mula nang sumapi ako sa Logia de Adoption at nakita ko ito nang nauna akong sumapi sa mga mason. Nakita ko ang kaibahan ng mga kababaihan at naihambing ko sa mga kalalakihan. Bakit, Trining? Ano bang nalalaman mo? Marami. Gaya ng ilan lang ba sa ating mga kababaihan ang nabigyan ng karapatan para makapag-aral? Ilan ba sa ating mga kababaihan ang inalipusta at pinagsamantalahan ng mga prayla at Guardia Civil? Tama ka riyan, Trining. Yan ang dahilan kung bakit nagbuo ang Katipunan ng kawanihan para sa mga kababaihan.
Naku, kung sa bagay, marami na rin mga kababaihan ngayon ang kasapi sa katipunan, hindi ba? Paano kung sakasakaling pumutok ang digman, wag naman sanang iadya ng Diyos? Ano naman kaya ang magiging papel nating mga kababaihan? Iyan ang dapat nating paghandaan. Tayo'y mga ngalaga at mamahala sa panggagamot. Sa pangangalakal ng mga kagamitan at pananalapi, napakaraming gampanin. Hindi ba tayo gagawa ng plano para sumali sa labanan? Kaya ba natin yun? May mga bagay na hindi natin kayang gawin bilang mga babae. Aba? At isa pa tayo mahihina sa pangangatawan. Bakit hindi, Minerva? Ang kalahati ng mamamayan ay puro kababaihan. Kung hindi mangingimi ang karamihan sa mga kababaihan na lumaban, aba, baka sa bilang pa lamang ay matalo na ang mga Kastila. Kailangang matuto tayong humawak ng armas. Kailangang matuto tayong umagaw ng mga armas. Sino bang mag-aakala na ang isang binibining magandang katulad mo, Minerva, ay hindi magdadalawang isip na umagaw ng armas? Bakit ba hindi? Iniisip ko pa lamang ay natutuwa na ako sa ganung pangyayari. At isa pa ho, mabilis akong tumakbo. Kailangan, hindi lang tayo sa pagtuturo at sa paggagamot magiging mahusay. Kailangan gumawa tayo ng paraan para tayong maging magaling sa pakikipagdigmaan. Oh, ang balita ko'y mahusay kang mag-eskrima. Ika'y nag-aral sa ilalim ng bantog na si Juan Seto. Bakit hindi mo kaya kami turuan? Siya nga naman. Kailan nyo gustong umpisahan? Eh, bakit hindi pa ngayon? Oo nga, ano na? Oo, oo. Tayo sa labas. Kayo. May anong dilingan. Matea! Eduardo! Ay, kamusta na si Nanay Salome? Masyadong maraming nawalang dugo sa kanyang panganak. Kaya ipagluluto siya ni Impo ng mga halamang gamot. Naubusan kami ng kahoy, kaya ito, pinatakbo ko ni Ama. Balita ko, kambalang kapatid mo ah. Ilan na ba kayo magkakapatid? 15 sana eh. Kung hindi na namatay yung tatlo. Naiinggit naman ako sa inyo. Buti pa kayo masaya. Ako nag-iisa lang. Nako. Kung magkakaroon ka lang ng mga kapatid na tulad ko, sigurado ko magsisisi ka lang. Mahirap din. Katulad ng kapag magluto kami, isang talyase. Kulang pa sa amin. Tapos, mahirap kapag sabay-sabay kami nagkakasakit. Nandiyan yung masyadong natataranta si inay. Eh, bakit kasi hindi mo pilitin mag-asawa ang iyong ina para magkaroon ka ng kapatid? Mateya, ipagpaumanin mo. Hindi ko sadyang saktan ka. Nagbibiro lang ako. Masakit para kay ina yung nangyari sa kanya. Galit siya sa kapalaran niya. Pakiramdam ko nga hindi ako mahal ni ina eh. Bakit naman? May mga gabing binabangungot siya pag naaalala niyang kahayupang ginawa sa kanya ng aking ama. Nararamdaman kong kinamumuhian niya ako. Sana namatay na lang ako nung ibang anak. Alam mo, Mateya, may dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundo. Hindi malaga kung anong yung pinanggalingan. Huwag kang malungkot. Lagi lang ako narito kapag kailangan mo ng karaman. Talaga, Eduardo.
Kumuha na lang tayo ng mga kahoy. Sige. Masamang balita. Binarin na si Oserisa sa bagong bayan. Seryoso. Ano nang mangyayari sa atin ngayon, Mariano? Nararamdaman ko na ang pagdating ng unos. Ang galit ng mga mamamayan ay sasabog ng parang bulkan. Ano pa nga ba ang pahiwatig ng pagpatay kay Rizal kung hindi ang kawastuan ng himagsikan? Mariano, natatakot ako. Paano na ating mga anak, ang ating pamilya? Ano bang gagawin ko, Eduardo? Ang isang bahagi ko kasusunod sa naisan na naman natin ng tumutuntun. Ayokong maging muchacha sa isang bahay ng Kastila mayabang. Talaga palang napakahirap ng iyong kalagayang, Mateo. Kung ikaw nasa kalagayan ko, papayag ka ba maging pambayad utang? Hoy, hoy! Kayong dalawa. Nasaan sa'yo dalawa nyo? Dali! Gusto ko makita! Wala! Sige na. Iwasan natin yung mga yan. Baka mapahamak lang tayo. Bakit parang napakaraming gwardiya ang sibil ngayon? Hindi mo ba alam? Nag-aaklas na ang mga tao. Lalo na sa Katagalugan. Ganun ba? Sandali, hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko eh. Kung ikaw nasa kalagayan ko, papayag ka ba maging pambayad utang o alipin sa isang bahay ng Kastila? Hindi. Hindi ako papayag, Mateya. Madali lang para sa'yo yun. Lalaki ka kasi. Tinanong mo ako, kaya sinagot kita. Pero hindi ganun kadali para sa akin yun eh. Natatakot akong suwayan ng aking ina. Sana, ampunin na lang ako ng pamilya niyo. Natutuwa ako pag nakikita kong masaya kayo sa pamilya. Alam mo ba yun? Sige, bukas. Sumama ka. Kailangan ng katulong sa kusina. Sa pulong ng mga tatay. Pulong iyon ng mga katipunero, lihim. Tutulong ako. Magaling naman ako magtago ng lihim eh. Isa pa. Galit din ako sa mga Kastila. Ngayong Setyembre natin pababagsakin ang mga Kastila. Magbabalat kayo ang ating mga tropa, anyong nagpipista. At magpapatugtog naman ang banda ni Sinong. Mahuubos ang lahat ng mga awit mo, Sinong. Mapapalabang ka sa pagtugtog. Bale, General. Handa kaming tumugtog kahit magdamagan para sa bayan. Magpipista tayong lahat. Pero sa takdang oras ay sasalakayin natin ang posisyon ng mga Kastila. Upang matupad ang iyong plano, kailangan maging matalim tayo sa paghanda. Kailangan isaalang-alang natin ang bilang ng mga armas, ang kasanayan sa pakikidigma. Isa pa, papaano kung magsidatingan ang mga dagdag na tropa ng mga Kastila mula sa kabilang probinsya? Hindi na makadarating. Hindi na madadagdagan ang kanilang tropa sapagkat abalang-abala sila sa pakikipaglaban sa ibang probinsya sa mga Katipunero.
Pero yaman din lamang na ikaw ang nagmungkahi niyan, mabuting ipaubaya ko sa inyong dalawa ni Julian ang pagsasanay sa mga tropa. Saan tayo magmumula kung... Dito. Pasok ang dalawang lugar. Pasok. Kailangan siguro mga taglilingo. Dapat maragdagan yun. At gawin lang tayo sa... Mahina yun. Tamang-tama ang pagkakabusa ng pinipig. Masarap magluto si Salamat. Nako, Mateo. Ituro mo sa akin ang sekreto ng pagluluto ng ginataang ito, ha? At gustong-gusto ko ang timpla. Madali lang po yan. Mga kapatid, kinakailangan mangalap tayo ng salapi at kagamitan. Lalo na't gamot para sa mga sugatan kung talagang susugo tayo sa isang malaking digmaan. General, isang malaking preparasyon ang kinakailangan sa iniisip mong pag-aaklas. Eh, bakit di natin bilangin ang ating mga tauhan nang sa gayon, malalaman natin kung sapat na ang ating lakas laban sa ating mga kalaban? Marami pa rin. Julian, ikaw na ang bahala dun sa mga ibang kakailanganin natin sa pagsugod, ha? Katipunero, no? Talagang matagal. Mangyari nga na hindi laro ang pagpaplano ng labanan. Nakasalalay sa pulong na yan ang buhay at kamatayan ng mga mamamayan. Yung babae, si Aling Trinidad, kahanga-hanga siya, no? Si Generala? Generala siya talaga? Babaeng general? Hindi pa naman sa ngayon. Ngunit naririnig ko na malamang magiging generala siya. Dahil sa magaling siyang mamulong sa mga labanan. Alam mo ba, sabi sa akin ni Inay, si generala daw ay marami nang naipanalong labanan. Magaling siya sa espada at asintado kung bumaril. Naiinggit ako sa katapangan ni Aling Trini. Ang dami mo namang kinainggitan. Naiingit ka kay Joselina ng Baliwag dahil sa dinidyosa ni Sinong. Naiingit ka sa akin dahil sa masayang aming pamilya. Ngayon naman, naiingit ka kay Generala. Nanahimik na nga lang ako. Sinasabi ko lang kung ano linoloob ko, pinupuna mo naman. Oo ngayon, nagtampo naman ngayon ng magandang binibini. Eduardo? Ayoko na bumalik sa amin. Malapit na ako ipadala sa bahay ni Sr. Lopez. Bilang isang alipin. Wag. Magbalik ka sa ina mo. At magpaalam ka. Sabihin mo sa kanya na sasama ka sa amin. Ipaliwanag mo sa kanya ang ating adhikain. Ano pong ating adhikain? Hindi ko maintindihan kung ano yung pinaglalaban natin. Ang ating adhikain ay pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa bayan, katwiran at liwanag. Yan ang mga prinsipyong ipinaglalaban. Mateo, mag-aaral tayo. Pag-aaralan natin ang kartilya ng katipunan. Salamat, Eduardo. Kapag naririto ako, saya ako kasi nagkakaroon ng kabuluhan yung buhay ko.
Natitiyak mo bang darating ang mga kasama? Ilang saglit na lang. Nagdarating na sila. Nalulungkot ako. Ayokong malayo sa'yo. Ilang taon din ang dumaan ng tayo nanirahan dito sa tahanan ito. Ngayon. Huwag ka mag-isip na masama. Mabubuhay ka, Mariana. Ipangako mo sa akin. Ang akala nila matapang ako. Dahil lalaki ako. Hindi nila alam. Higit na matapang ka sa akin. Mahirap maging general. Kailangan ako ang pinakamatapang, pinakamahusay, pinakamatatag. Hindi nila alam, natatakot din ako. Naduduwap. Nalulungkot ng labis kapag nawawalay sa'yo. Diretso na ba kayo sa biyak na bato? Malamang. Masama na ang kalagayan. Hindi na ako maaaring mamalagi sa bayan. Sa kagubatan ng biyak na bato eh, tiyak na ligtas ang himpilan ng Katipunan. Mabuti pa nga. Ligtas kayo roon. Mahirap ng kalagayan natin dito sa Kapatagan. Paano ka? Paano ang anak natin? Kakayanin kong arugain ang lahat ng mga anak natin, Mariana. Hindi kita pababayaan. Kahit malayo ko sa'yo. Sakaling nakaligtaan kong sabihin sa iyo, Salome. Alam mo bang, napakaswerte kong lalaki. At napangasawa kita. Lagi akong napapadala ng sulat sa iyo. At matitiyak mo sa oras ng pangangailangan ay matutulungan ka. Nananalig ako sa iyo at sa ating kapatiran, Mariana. Una. Nais ko pong sumama kay Ama. Eduardo, napakabata mo pa. Sinabi ko na nga sa anak mo eh. Ngunit mapilit siya. Wala raw siya ibang pipiliin pamumuhay kung hindi ang maging katipunero. Totoo po yun, inay. Matinding hirap na nga ng loob ko sa pag-alis mo, Mariano. Lalo pang matatagdadan ko pati si Eduardo ay mawawala. Ikamamatay ko kung mawala ang aking anak. Ikamamatay ko kung mawawala si Eduardo Mariano. Ipagpaumanin po rin yung aking pagkabalam. Pero kailangan po natin makating sa kabilang bahay bago magliwanag. Eduardo, maiiwan ka rito sa iyong inay.
Mariano? Narinig ko na ang himig na yan, ha? Sige nga, kantahin mo. Magandang yung tinig at sing ka lang yung... Sige na, kantahin mo na. Kanta na. Sige na, kanta na. Kanta na. Kanta na. Kanta na. Kanta na. Sige na! Sabi! Kanta na! Sige na! Wanta ka na! Kanta na! Kanta na! Kanta na! Kanta na! Kanta na! Sabi! Kanta na! Yan! Mabait na bata! Bata! Kulang na kulang ang mga gamit at medisina para sa kampo. Huwag ka mag-alala. Maglilibot ako sa mga kamag-anak namin ni Mariano para humingi ng tulong ng pera. Mateya? Mateya? Magandang gabi, Trining. Kamusta ka na, Mateya? Mabuti po, Nanay Stanley. Halik kayo. Tikman niyo itong prutas na dala ko para sa inyo. Sige. Ilagay ko na dito, ha? Buunan pa siya ko. Gusto ko sumali sa inyo. Sasama ko kahit saan kayo pumunta. Ayoko maging alipin sa bahay ni Señor Lopez. Hindi mo alam ang buhay na iyong daranasin kapag pinili mo ang maging insurekta. Ayoko po sa kapatagan. Maaalala ko lang po ang aking nakaraan. Sasama ko sa inyo, Generala. Mateya, baka hindi mo makaya. Musmus ka pa. Ni hindi mo pa nalalaman kung anong gusto mo. Baka hindi ka pa nga yata sawa sa paglalaro. Alam mo, mahirap pag sumali ka sa hukbo. Panlalaking trabaho yan. Hindi ka naman katulad ni Trining na lahat ng kaya ng lalaki kaya niya. Ibang klaseng babae siya. Hindi naman ako ibang klaseng babae, Salome. Katulad mo rin ako. Kaya lang, mas pinili ko ang humawak ng armas para sa bayan kaysa magparami ng mga bata at mag-aruga sa maraming panahon.
Yan ang iyong kapalaran. Huwag mo itulad ang sarili mo kay Mateya. Bakit? Makakapamili ba tayo ng ating kapalaran? Kung itinulot ng Diyos na magkaroon ako ng maraming anak, ano magagawa ko? Hindi Diyos ang gumagawa ng bata. Ikaw. Ang pangunahing katungkulan ng isang babae ay maging isang ina. Upang bigyan ng katwiran at kawastuan ng bata. Huwag mo mamaliitin ang pagiging isang ina. Dahil kung hindi siya yung ina, hindi ka naging tao. Hindi ko naman minamaliit ang pagiging isang ina. Kaya lang, sa karanasan ko, may karapatan ang mga babae para sa kanyang kalagayan. Maaari siyang maging isang ina. O isang asawa, o isang estudyante, o isang negosyante, isang sundalo, o isang general. Nasa sa kanya yon sa tamang panahon. Huwag naman po kayo mag-away dahil lang sa akin. Pareho naman ho kayong tama eh. Ayoko lang maging pambayad utang lang. Hali kayo. Tikman niyo ang prutas na dala ko. Matatamis to akong pumitas nito. Sandali ha. At kukuha ko ng mga gamit. Sumama ka sa amin! Bakit ginagawa niyo? Hindi na maging pagkakasal! Wala kayo para sa akin! Hindi, wala! Ah, magsasalita ka na ba? Hindi ako kasama sa pag-aplasa sa Nasidro. Eh, nahuli na namin ng isa sa mga kasamahan ninyo. Alam na namin lahat ng plano niyo tungkol sa amin. Itinuro ka nga ng kasamahan mong taksil. Isa ka raw sa nagplano sa pagsulong. Totoo ba yun? Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Kung hindi ko nalalaman ang mga erehing yan. Kung wala ka nalalaman, eh, ano yung mga baril at bala na nakuha sa'yo, ha? Hindi sa'yo yun, sabihin mo sa'kin. Bakit may tatak ng pamahalaan ng Espanya mga yun? Dahil ibinenta yun sa amin ang inyong mga gwardiya sibil. Problema ba namin kung hindi ninyo madisiplina ang inyong mga gwardiya? Hindi ko ugaling manakit ng babae, pero pinipilit mo ko. Ano, ha? Magsasalita, ha? Ayun. Wala akong nalalaman. Sabihin mo na! Hindi ako magsasalita! Wala kayong makukuha sa akin! Susubukan mo. Buti na lang malakas ka sa mga pinuno ng bayan na to. Generala, nahihirapan ka rin ba pag dinudugo ka? Aba, oo. Kagaya ngayon, masakit ang puson ko pero tinitiis ko lang. Eh, paano ho kung may biglang labanan? Wala kang magagawa. Tuloy ang laban. Kagaya nung minsan sa San Jose, nakipaglaban kami. Namimilipit ako sa sakit at nagdidilim ang panangin ko pero wala akong magagawa. Ano nangyari? Nanalo pa kami. Nakakatuwa nga yung aking mga kasamahan. Ang akala nila, tinamaan ako. Dahil katakot-takot na dugo ng ang aking katawan. Yun pala, tinagusan lang ako. Ang hirap pong maging babae, ano, Generala? Talaga. Lalo na't sa panahon ng himagsikan, kagaya ng ngayon. Kahit gaano kahirap, kinakailangan pa rin mapanitili nating malinis at maputi ang ating mga pusador. Alam niyo ho, Generala, ang dami-dami kong natututunan sa inyo. Hindi ho ako nagsisisi at sumali ho ako sa katipunan. Ako rin, Mateya. Marami rin akong natutunan sa'yo. At natutuwa ako dahil sa pagiging bukas mo na malaman ang lahat ng mga katotohanan. Mateya! Mateya! Eduardo! Magandang araw po, Generala. Magandang araw. Kumusta sa kapatagan, Eduardo? Lalo pong uminit ang mga pangyayari. Marami na pong hinuhuli. Mga kababayan po natin.
Kumusta na ang iyong ina? Kaya nga po ako napaakyat dito, Henerala. Sapagkat mayroon pong pinasasabi si inay para kay itay. Bakit? May sakit ba ang iyong ina? Nagdadalang tao po uli si inay. Na naman! Hindi ko na kaya! Hirap na hirap na ako! Inay! Lumabal ka, kapatid! Masakit! Kayaanin mo! Kayaanin mo! Hindi ko na kaya! Sakit! Aray! Hirap na hirap na ako! Inay! Kailangan mong pautos ng papa para mapadalhan ng liham ang kanyang ina. Yan ang kanyang huling bilin bago siya namatay. Taga San Vicente ang kanyang pamilya. Mariana, masyado ka ng tahimik. Naghihintay ang lahat para sa iyong utos at plano. Alam ko, wag mo akong diktahan. Wag mo akong sigawan. Pagpaumanhin mo. Masyado akong naging magiit sa aking hiling, General Llanera. Pero kailangan mong maagap na pagpasya para sa lahat. Huwag mo akong tawagin, General. Hindi ako karapat-dapat na tawagin, General. Natalo tayo sa San Isidro. Itinaya akong lahat. Nauubos ang ating puwersa. Maraming nalagas na buhay. Iniutos mo na ba ang pag-atras ng ating mga hukbo papuntang kagubatan? Naroon na si Julian para magpauna ng direktiba. Lilikas na sila. Balitang kinonsentra ng mga Kastila ang Bulacan at Nueva Ecija ang kanilang mga kawal upang durugin ang brigada ni Llanera. Kung alam lang nila na titigok-tigok na ang hukbong kinatatakutan. Tumigil ka, Mariano. Iwaksin mo sa isip ang hindi mabuti para sa atin. Hindi mo ba nalalaman na ang iyong pangpanghina ang makapagpapabagsak sa ating lahat? Sa pananaw mo ba, may pag-asa pa tayong manalo? Bigyan mo ko ng sarili kong mga tauhan at lulusubin namin ang kampo ng mga kalaban. Kailangan namin ng karagdagang armas. Kailangan may maipanalo tayo para umangat ang moral ng ating mga kasamahan. Kaya ko. Kaya kong mamuno ng mga grupo ng mga mandirigma. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patulugin ang sirena! Binlangin sila! Kunwari, marami tayo! General, sasalubungin ko sila. Ililigaw ko ang mga Kastila, dadalhin ko sa mga ilog at mga kuweba. General, sasama kami sa'yo. Tayo na. Ah!
ba? Mabuhay ang Katipunan! Ipaglaban ang kalayaan ng bayan! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mateya! 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 Mateya, lumaban ka! Mateya! Mateya, lumaban ka! Generala, salamat sa lahat. Mahal ko kayong lahat. Narito tayo ngayon upang parangalan ang isang magiting na babae. Panahon nang makabilang siya sa maluwalhating kasaysayan ng ating bayan bilang henerala ng Katipunan. Kahanga-hanga ang katapangan niya sa harap ng kaaway. Walang bukal ang pag-ibig niya sa kapwa, lalo na sa mga may sakit at sugatan. Kaya't nakaukit siya sa ating mga puso bilang isang kapuri-puring babae. Ang ina ng biyak na bato, si Generala Trinidad Texon. Magkahalong lungkot at tuwa ang aking nadarama sa ngayon. Tuwa dahil sa pagkilala ninyo sa aking pagpupunyagi. At lungkot dahil sa itong mga nakaraang araw, ilan na naman sa mga kasamahan natin ang nasawi ang buhay sa pakikibaka. At inaalay ko sa kanila ang aking karangalan. Ipinapangako ko, tatapatan ko ng iba yung pagsisikhay ang aking responsibilidad bilang isang general. Maraming salamat. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! 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 Pasensya ka na sa nakayanan namin. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagtulong, ka Pablo. Alam mo, matanda na ako. Ito na lang kaya ko itulong. Kamusta na sila sa biyak na bato? Balitang nandun na raw ang buong pamunuan ni Emilio Aguinaldo. Oo, andun si Aguinaldo at iba pang mga general. Kasama ang pamilyang umatras galing Cavite na dumaalan na rin ng Morong. Andun din si Pedro Paterno. Madalas siyang nakikita doon dahil inaayos niya ang pakikipagkasunduan sa pagitan ng mga revolusyonaryo at ng pamahalang Kastila. Anong kasunduan? Inaayos ni Pedro Paterno ang kasunduan pangkapayapaan na pipirmaan ho ni General Aguinaldo at Gobernador General Primo de Rivera. Hindi ko maunawaan kung paano papayag ang kolonyalista ng Espanya sa kalayaan. Anong hiling nila sa atin? Yun na nga ho ang pinagtatalunan eh. Tutulang ibang kapatid sa nais ng Kastila na tigil putukan. Dahil kasama nun, isusuko natin ang ating mga armas. Kagaguhan! Bakit natin isusuko ang ating mga armas? Anong lakas natin kung wala tayong armas? Meron bang hukbo na walang armas? Sabihin mo yan sa asawa mo. Naroon ba siya sa biyak na bato? Oo. Sabihin mo sa kanya at sa lahat ng mga naroroon na kami mga nananalig sa Katipunan na hindi naniniwala sa tigil putukan. Wawalang yain lang tayo ng mga dayuhan. Kabalbala ng tigil putukan.
Kapalit daw ho ng pagsuko ng ating armas ay pagkakalooban tayo ng 800,000 piso ng mga Kastila. Lamunin nila ang kwarta nila. Alam mo ang kutob ko, Salome? Ang kutob ko ay malalamangan lamang tayo ng ating mga kalaban. Ang paliwanag naman ho ng pamunuan ng biyak na bato ay tayo ang makapanglalamang. Dahil magagamit natin ang kwarta at ang panahong payapa upang mapagtibay natin at mapalakas ang ating hanay. Huwag tayong magpakatanga. Kilala ko kalibre ng mga dayuhan. Magaling sila manglinlang. Isa pa, may karangalan ba sa pagsuko? Mapalag tayo. At ang pagkakulong mo ay natapat sa negosasyong pangkapayapaan sa simula pa lamang ito. Malaya kami nakakilos. At napakawalan ka ng mga Kastila dahil ibig nilang patunayan na tapat sila sa negosasyong ito. Babae ba siya o lalaki? Ano nangyari sa anak ko, Mariano? Ano nangyari sa anak ko? Ano nangyari sa anak ko? Ang anak ko nasa na? Nasa na ang anak ko? Nasa na ang anak ko? Ang anak ko? Mabuhay! General, balita ko kayo magaling kayong manunulat. Caliga ni Rizal, Del Pilar at Lopez Haina. Panapanahon lang yan, Julian. Ngayon, abala ako sa aking pagdidigma. Kaya itinabi ko muna yung aking tintero. Hindi ba magandang inspirasyon
ang deklarasyon ng ating kalayaan sa Cavite upang makapagsulat muli. Kaya nga nag-isip-isip akong magsimula ulit na isa pang pahayagan, ang La Independencia. La Independencia? Napakagandang pangalan, ano? Kailangan kong mga tagapag-ulat. Dahil hindi naman ako katulad ni Jose Rizal, maraming panahon sa pagsusulat. Ako abala sa aking pagiging sundalo. Totoo. Kung hindi dahil sa mga mandirigmang katulad mo, ay hindi maibabalik ang mga lalawigan ng Luzon mula sa kamay ng mga Kastila. At hindi sana may itataas ni Aguinaldo ang bagong bandila ng Pilipinas sa kawit. At wala sana tayong masasarap na pagkain at mamahaling alak na iniinom ngayon. Nakita niyo na ba bagong bandila? Oh, nakita ko siya. Nakita ko siya. Matagal na pinag-usapan ng mga hunta ang mga disenyo bago nila pinagawa kay Lorenza. Marami siyang mga sagisag na kung ano-ano. Maganda, makulay. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa amin ang sagisag ng bawat isa. Naku eh, basta may tatlong tala siya na sagisag ng Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang mga disenyo na hindi ko maliwanagan kung ano. Marami kasing mungkahi. Siya nga pala. Ika-isang taon at kalahati na nga pala mula sa pagkapatay kay Rizal. Isa't kalahating taon lang ba? Mm-hmm. Parang ang dami-dami na nangyari. At marami pang mangyayari. Tayo naririto at nagdiriwang, pero hindi pa ito ang tunay na kapayapaan. Maaring narito tayong lahat, pero baka sa susunod, isa sa atin ay patay na. Jesus my Joseph, ano ka ba, Antonio? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ngayon pa? Na malapit-lapit na nating mapasuko ang mga Kastila? Kung ang mga Kastila, wala na tayong problema. Tiyak na ang ating tagumpay. Pero dapat nating bantayan ay ang mga Yankee. Totoo yan. Ang putunayan eh, pinaabot na namin ni General Del Pilar kay General Aguinaldo ang aming mga reserbasyon laban sa mga Amerikano. Mapanganib ang mga Yankee. Maaring sila nga ang tumulong kay Aguinaldo sa Hong Kong laban sa Espanya. Kung may bagong mga dayuhan, edi tuloy ang laban. Oo, tuloy ang himagsika. Kung kaya pa natin. Kakayanin natin. Wala nang ibang paraan. Tuloy ang laban kapag nagtak silang mga Amerikano. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang kalayaan! Sa'yo. Ting maaalala ko ang aking pilat. Ting masasalat ko ang aking pilat. Naaalala ko kung paano binaligtad nito ang aking dating buhay. Nagsisisi ka ba? Hindi. Kailan man ay hindi ako nagsisisi. Alam mo, maganda ka pa rin kahit nakasuot ka ng panlalaki. Naway patnubayan tayo ng Diyos sa ating susungin na pagdidigma ngayon. Mag-iingat kayo ni General Torres. Siguro naman ay nabalitaan mo ang nakalagay sa La Independencia tungkol sa bago nating mga kaaway. Oo. Lubhang mapanganib daw ang mga Amerikano. Masyadong pagpaslang sa mga mamamayan. Panununog. Pagpaslang. Lubhang makahayop. Mag-iingat ka, Julian. Ikaw din, Trini.
Jenny, huwag ka masyadong gumalaw. Kumakalat ang impeksyon sa dugo mo. Mapanganib ang kalagayan mo. Jenny. Julian. Jenny, inaalam pa namin kung nasan si Julian. Jenny. Salamat naman at magaling ka na. Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay ng tatlong araw. Nagugutom ako. At nauuhaw. Para kong naglakbay sa malayang bayan. May pagkain pa sa komedor. Sandali lang at ihahain kita. Salome. Nagising ako ng aking panaginip. Napanaginipan ko si Julian. Tinatawag niya ang aking pangalan. Nasaan na si Julian? Ang alam ko ay nagpunta siya ng baliwag. Hindi na nalaman ko ano na nangyari kay Julian. Nawalan ng balita na sakupin ng mga Amerikano ang baliwag. Sandali lang kukuha ako ng pagkain. Salome. Tapatin mo ako. Patay na ba si Julian? Walang nakakaalam. Sunod-sunod ang pagkatalo natin sa mabangis na ekspedisyon ng mga Amerikano. Nagkawatak-watak na ang ating hukbo. Kitang-kita ko si Julian sa aking panaginip. Tinatawag niya ako. Akayin ko raw siya. Gusto ko siyang hawakan pero hindi ko magawa kahit alam kong nasa harap ko lamang siya. Marami ng pangit na nangyari. Lubang mapanganib na ang buhay natin. Ngunit hindi lang ito dahil sa mga Amerikano. May liham na natanggap si Mariano na nahadlangan ng anak ko. May nilalaman itong kaduda-duda. Alam mo naman na maraming kaaway ang Mariano ko at ang Antonio Luna. Nagkaaway-away na mga kapatid. Mas mahirap kaaway ang nasa loob. Oo. Pinakamasakit isipin na ang kapwa kaaway mo ay ang kapwa revolusyonaryo. Pag-isip-isip ko nga, paano kung matalo tayo? Paano na kinabukasan natin? Nakakatakot isipin ang isang madilim na kinabukasan. Sumumpa akong maglilingkod sa aking inang bayan at iibigin ang aking kapwa. Yan lang ang katotohanan ng nalalaman ko. Ipagpapatuloy ko ang aking sumpa. Alang-alang man lamang sa mga naunang taong nagbuwis ng kanilang mga buhay. General. Mariano. Nangyari sa'yo. Sandali na. Kukuha ko ng gamot. Karoon na sa agupaan. Higit na mas malakas ang mga Amerikano kaysa sa mga Kastila. Meron silang makabagong sandata. Mga kasamahan natin ay nagtatago. Sugatan sila. Naroon sila sa Zambales.
Julian? Nasaan na si Julian? Ano nang mangyayari sa atin ngayon, Trinidad? May papagsak na ang ating katipunan. Huwag kang magsalita ng ganyan. May sinumpaan tayo sa ating bayan. Ang kapatiran na lamang makapagpapatupad nito. Kapatiran? Kapatiran ba ang ipapatay ng isa sa ating mga kapatid ang ating general na si Antonio Luna? Anong kataksi lang ito? Mula nang nanumpa ako, kailanman ay hindi ko tinaglikuran ang aking antikain. Ang katipunan ay kapatiran na may pagkakaisa. Ang kasaysayan na lamang makapagpapatunay kung tayo ay nagkamali.